Good morning mga ka-urban gardening. Naimbag nga bigat tayo amin nga agdengdengeg kay nagbuybuya. Dito'y nanumo nga channel ni Jonel Agbayani Abedes, also known Badong TV. Tatta kita ipakitak dagiti naduma-duma nga wagas no kasano nga agaramid iti abono manipod kadagiti adda iti balbalay tayo kas kuma iti pinagbugwan iti bagas, pinagarasawan iti bagas kas iti suka, danom, ukis ti kamatis, ukis ti saba. Proud nak nga mangusar kadagitoy kas maysa nga probinsyano ken mannalon. Naawan iti mannalon, awan iti pangalaan ti Taraon. Isu nga agbiag dagiti mannalon, shout out kadagiti padak nga mannalon. And abangan tayo nga rod dagiti naduma-duma nga content ni Badong TV. No barbaro ka pa ditoy channel ko. Pang-pangasim tag-subscribe kan, bating tingem met dayta kampana tapno ma-notify kan no adda barbaro nga upload ni Badong TV. Rugyanan tayo nga roden. Coming up! Wasak wasak mga plantito plantita, welcome kayo ulit sa content ni Badong TV sa kanyang urban gardening. Ngayon ay nasa tuktok tayo ng building, hindi yung building lang yung kinunan ko. Ngayon ay papakita ko yung lupa, ang 8 kiling, yan, 8 hektarya yung lupa na tatamnan natin ng mga gulay. Meron tayong seedlings ng sitaw, okra, tsaka talong, kaya pang pakbet. Meron na tayong ampalaya tsaka kalabasa. Ito yung nakaprepare ng 2 sako, yan. Pag malaki na yung okra natin, dyan natin ililipat. Tapos ito yung 1 kiling, 3 silong, tapos ito yung 1 pang kiling, 3 silong. Dito ay nagtanim na tayo ng tigda 2 okra, 2 talong, tsaka 2 sitaw. Didiligan ko na lang mamaya ulit para tumubo siya. Ito yung portion ng bubong ng aming CR. Kaya kung natatandaan nyo yung hagdan na binili namin, yun, dito namin gagamitin. Ayan, ito na yung hagdan. Yan na yung hagdan. Yan, andun yung bisikleta ko. Andun yung bisikleta. Yan, tapos yung mga ornamental plants. Yan, yan yung turmeric, aloe vera, tsaka snake plant. Tapos yung isa doon ay palalakihin pa natin pag gumapang na itra-transfer natin dito sa taas. Yan, simula doon doon sa dulo papunta dito ay tatamnan natin yan, lalagyan natin ng mga paso, tapos mga indoor plants ang ilalagay natin. Kaya kung may mga extra kayong mga gulong-gulong sa bahay, yung gulong ay pwedeng siya ang
guide. Yung iba naman, kung may lupa sana, lalagyan na lang ng direct sa lupa ito. Tapos, yun. Yun yung kapitbahay namin. May mga magaganda silang halaman. Yun o, mga hanging pots. Tapos, nagbubulaklak na. Bubulaklak na yung... Ayan o, namumulaklak na yung tanim niya. Ang ganda. Meron pa doon. Tapos yun. Tapos yun. Tatanim din tayo ng ganyan. Yan naman yung EDSA Grand Central na condominium. Along EDSA Corner Corregidor. Kaya yan ang nagtatakip ng araw pag alas 3 na hanggang alas 5. Pero ayon sa observation ko, naaarawan tong area na to pag alas 11:30 hanggang alas 11:30 hanggang alas 3. Kaya yung mga halaman natin ay makakakuha pa ng init ng araw, yung proseso ng photosynthesis, dahil ang halaman ay nagtataglay ng ugat, yung kanyang stem, yung kanyang dahon. Yung dahon naman ay yung roots, yan, yung cotyledons tsaka dicotyledons, yun yung magpapakain kasi sa halaman habang maliit pa siya o bagong usbong pa siya o sibol. Tapos pag nawala na yung cotyledons, dun na tayo magsisimula na maglagay naman ng fertilizer sa lupa. Ang sikreto ng pagtatanim ay patabahin lang ang lupa, at yung lupa na ang mag-aalaga sa ating itinanim. Napapansin nyo, ito yung mga pinagputulan lang ng malunggay. Kaya yan yung nilagay kong stick muna sa kanya. Stick para may mag-guide dun sa korteng square or oblong or triangle para nakabuka yung bunganga ng sako. Ayun. Mamaya ay papasyal ko kayo sa mga kamatis. Dun naman tayo. Yan, ito yung ornamental plants namin. Yung nagtitinda ng mangga sa kapitbahay namin, hinihingi ko lang yung... Yan, hinihingi ko tong kaing. Tapos nakahingi na ako ng dalawang kaing, kaya yan yung snake plant. Yun yung ibang ornamental plants namin. Tapos ito. Tapos yan yung turmeric. Tapos yan yung kalabasa. Yan, tapos ito naman yung aloe vera namin. Yan, yan yung mga ibang ornamental plants namin. Nagtry ako ng ganito na tubig, yung tubig ang hydroponics, tubig, walang lupa, tubig lang yon. Tapos ito yung pinya namin. Tapos ito, yan, tubig din ang bumubuhay. Tapos ito, lupas nakatanim, ito itinusok ko rin sa tubig. Kaya yan yung itsura nung ibang area. Nandito naman yung banda sa area ng hagdan. Ito ay nakatanim sa lupa, yung dalawa ay sa tubig. Tapos ito ay nasa pasulang din, pero ayan, yung bayong nasira. Sa alit na itapon yung bayong. Ang inilagay ko ay halaman. Ito, bumubulang din to. Hindi namin alam kung anong klaseng lupa, medyo nalalanta na. Pero tumutubo yung ibang dahon niya. Yan, tapos ito yung yan, hydroponics din yan. Yan. Mga tubig yung bumuhay sa kanila. Yan, tapos ito na yung agave plants namin. Yan, meron na siyang bagong dahon ulit. Tapos yung welcome plants namin, kumikintab na yung mga dahon niya. Yan, tapos yan yung mga ibang halaman namin. Ito yung alugbati.
yung cactus, tapos gumawa ako ng ganito, may bunot ng nyug, tapos ito yung sili tsaka pechay, ito naman yung mustasa tsaka pechay ulit. Yan, tapos yan yung kapitbahay namin na hinihingian ko ng mga tira-tirang vegetable para ginagawang fertilizer. Yun, update sa aming kamatis. Yung kamatis ay namukadkad na yung kanyang bulaklak. Yan. Yan, may bulaklak na siya. Ayun, may bulaklak na siya. Hopefully, magbubunga siya ng kamatis din kasi kung ano yung puno, siya rin yung bunga. Kaya puno ng kamatis yan, halamang kamatis. Kaya kamatis yan. Ito yung hydroponics namin ng mustasa. Oh, may kahapon may nakita akong ugat ng lumabas. Yun, oh, may ugat na. May ugat na siya. Kaya ito naman yung mga nilagay namin sa paso. Malulusog na sila dahil sa organic na pataba. Yung pataba namin ay ipapakita ko mamaya. Oo. Ito naman yung mangga. Pinapa-dry ko muna saka ko itanim. Yan yung laman niya. Binabad ko muna sa tubig. Subukan kong ipandilip tsaka ipang spray foliar tsaka dredging direct water sa mga paso. Yan, tapos kaya pala katakataka yan yung halaman na yan kasi kung saan saan tumutubo kusang, kaya nagtataka rin kami. Yan yung kangkong namin. Ito yung isang sitaw, tapos ito yung isang kamatis. Yan, bumuka na rin yung bulaklak niya. Ito na yung ampalaya namin, tapos pinagitnaan ko ng kalabasa. Kaya pakbet, pakbet yan. Yan, lampas na sa bahay, lampas na sa terrace, yung bakal ng terrace. Yan, bale, papa gapangin namin dyan sa mga bakal na yan. Ito naman yung update sa okra, bumuka na. Yan, nag-germinate na yung okra natin. Buhay na rin yung kamote. Ayan, tapos yung pondong snake plants. Tapos, eto na yung kangkong. Yan na yung kangkong natin. Yan yung kangkong natin. Lumalaki na, tumataas na. Tapos, eto yung kamatis na inilipat ko dito dahil pagbaba ng araw, dito na yung araw, kaya nakakasagap pa rin sila ng direct light from the sun. Yan, ito ay, yan na yung mga sili natin, malalaki na. Ito, bagong lipat ko dito kasi dun sa terrace mamaya na pupuntahan natin, hindi masyadong naarawan yung mga halaman doon, kaya nababansot sila. Yan, tas ito na yung compost pile, yung orokan. Yan na yung orokan. Update dito ay ayan na nade-decompose yung mga inihalo natin dyan na brown kahoy, green leafy vegetables o green leafy, mga green leafy. Yan, tas eto naman yung tinadtad ko. Eto naman yung pang dilig. Yan, tinadtad ko yan. Tinadtad ko at ihahalo. Yan, ihahalo lang siyang ganun. Halo-halo lang na ganyan para magsama-sama yung nutrients ng mga pinaghalo-halong mga gulay din dyan, mga vegetables. Kaya napaka sustansya ng aming idinidilig sa halaman ng ginawa nga. Ito ay puro balat ng saging, tapos may eggshell. Ito ay calamansi and oranges.
Okay, dadalhin ko kayo sa huling destination, yung terrace. Yan, ito naman yung terrace na isa. Ayan yung mga ornamental plants namin dito. Ito yung sinasabi kong mahina yung araw kasi yan lang yung butang. Yan, ito may takip na. Yun, may takip na. Tapos dyan lang nanggagaling yung liwanag nila. Kaya nag-aagawan yung mga cactus namin. Ayan, tapos yung palmera namin, nililipat ko rin dyan. Nagalaw yung ugat kaya medyo matamlay. Pero may palatandaan naman ng magtutuloy siyang mabuhay kasi may isang stem na tumubo, yan yung oregano namin. Nagtanim din kami ng petchay dito, yung pinagputulan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung eksperimento kung kaya niyang mabuhay sa ganong liwanag lang. Pero kumpara dun sa mga nandun sa kabilang terrace, sa kabilang terrace naman nalalanta, kaya pinapayungan ko, nilalagyan ko ng trapal. Ito pala yung tanglad. Yan yung tanglad. Medyo yan, may mga buhay na. Yan yung tanglad. Ito yung pinya. Yan yung kalamansi. Yan, ito yung tanglad. Ito yung kamatis. Ito yung nabansot din na huling ampalaya na gumapang. Kaya ang mga mahalagang kailangan ng halaman ay masustansyang lupa, kailangan ng tubig, yung katamtamang tubig lang din, kasi kung sobrang tubig nalalanta rin sila, na nasisira rin yung ugat. Ayan, tapos ito yung isang watering plants din namin. Ayan, tapos yung langka namin ay may malaking bunga na, yun. Isa. Ayan, may langka kaming malaki na dyan. Ayan, tapos meron din doon. Yun. Yun, malaki rin. Tapos, lima yan eh, or siyam. Ayan, marami ring maliliit, pero yung mga ganyan, malaki yung chances nilang mamatay o hindi magtutuloy. Tapos eto naman yung mga orchids namin. Ayan, medyo malungkot sila, magdidilig tayo mamaya. Ayan, tapos eto yung pinutol ko dito. Kung nakikita nyo ito, pinutol ko siya. Pinutol ko, tapos nilagay ko lang din dito sa isang dating pinaglagyan ng pintura. Ayan, lalaki na sila. Kung mabubuhay man sila, well and good. Pero eto mukhang may sakit kasi naninilaw-nilaw. Ayan, medyo buhay itong mga to. Eto yung isang grupo ng tanglad. Eto yung kamatis. Medyo naka-recover na siya dahil inilipat ko rin ng lugar. Ayan. Kung bago ka pa lang sa channel ni Badong TV, please subscribe and click the notification bell para pag meron kaming bagong update o upload na content ay manonotify kayo at makakapanood kayo ng aming urban gardening. This is your content creator, Junel Agbayani Abedes, also known Badong TV. Yan yung kaibigan nating pusa. Ayan, ang galing. I-short ko nga mamaya. Ang nagsasabing hasta la vista baby, wasak wasak, mega mega love, shout out, bye bye, thank you sa inyo, happy weekends and happy family day. Sana all. Huwag ka nang mag TikTok, mag modules ka na.